Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat at kung anong oras man meron dyan. Magandang araw sa'yo at ngayon ay nagbabalik na naman tayo sa panibagong video. At ngayon ay may titignan tayong isang matinding page na nakita ko sa internet na kung saan ay pinangalanan siyang litrato mula sa sandaling bago magsakuna. Litrato mula sa sandaling bago magsakuna. Yan. So, kung hindi nyo alam to guys, ang sabi rito sa description nito, kasi kumakalat ito sa internet ngayon, lalo yung mga picture na mga ano. Kumbaga, ang nangyayari dito, yung mga picture na ina-upload dito ay galing sa mga iba't ibang klase ng mga pangyayari noon. Kaya nagkaroon to ng description na teaching history lessons one frame at a time. Ang ibig sabihin naman nun, ayun nga, kapag may nakita kang picture na ito, matatandaan mo kung anong meron dito. Sabihin natin na itong cover photo niya, ano ang natatandaan nyo rito, di ba may lalabas si ano mismo yung nagbe-vape, di ba? Parang ganun, at ganun yung context mismo nitong page na ito. Lalo na itong si PewDiePie na nasa bridge siya, at kung hindi nyo alam itong pangyayari na to, ibig sabihin kailangan mo pa mag-research mismo. Kung naiintindihan mo ano meron dito, ikaw mismo ay isa kang matandang nilalang. Kaya wala, huwag ka tayo magalang sinatingnan natin kung ano yung mga nakalagay dito, ano mga kagaguhan, o sabihin natin ano yung mga maituturo sa atin ng page na to. Kaya start na natin, wala, let's go na. Ito katulad na lang nito. So bago magkaroon ng sakuna, ito yung litrato na biglang may nag-English pokening na legendary lang ang nakakaintindi mismo. You're old, you know? Not! Rosas ka ba? Naktanteting, okay, natandaan ko to. Kunyebos. Next tayo dyan, Naktantete. Okay, ito. Yan yung minimin ko, itong part na to. Yung biglang dito talaga nagkaroon talaga ng away or ng debate dahil sa ano eh. Nagkaroon pa ng debate. Ayan, ganyan tuloy. Naging ano siya, naging frame siya tuloy. Ng past history natin na kung saan ay doon mismo nabuo ang kasiyahan ng mga tao sa internet. Ano tong nakikita ko dito? At kung nakita mo to, isa kang demonyo. Kung nakita mo to somewhere sa mga website na binibisita ng karamihang mga Pilipino, sigurado ako napanood mo to. At kung hindi man, masyado ka pang bata para malaman. Siguro nagbigay na ako siguro ng clue dun, no? Sinabi ko na masyado kang bata para matutunan. So may clue na yon na may kagaguhan dito. Patay tayo dyan, Brad. Yeah, ganito kasi mag demonstrate ng mga pangyayari gamit yung cars mismo na ano. Dahil dito nakita ng ano, or sabihin natin na visualized ng mga reporter, at na visualized din natin kung paano nangyari yung accident. O yung accident. Tama ba yun? Yes. World Health Organization. Bago magkaroon ng sakuna, oh my god, bago tayo magkaroon ng sakuna, yung sandaling litrato mismo na sinasabi nila na ang Chinese authorities ay nakita na no clear evidence of human-to-human transaction of the novel COVID mismo. And after nun, ayan na, ito na tayo ngayon, naka-ECQ at naka-GCQ at wala makalabas, bagsak ang ekonomiya ng mundo. Thank you very much. And napakasaya nun. Why? Ito ang pinakamatinding video. Kung hindi nyo alam, itong, ewan ko kung nakita nyo ito, itong picture na ito bago magkaroon sa ako na ito. Biglang, ano, nag-video siya ng selfie mode, tapos biglang may lumapit sa kanyang dugyot na, hindi naman dugyot, but bastos na homeless guy. Kinis ata siya. Pagkatanda ko, kinis siya. Isa itong matinding ano, submission. Isa itong matinding litrato bago magkaroon ng sakuna at magkaroon ng mga mystery shitay sa internet ng Pilipinas. Bakit nandito to? Itong picture na to, kapag mayroong magbibigay ng sauce sa inyo, huwag nyo agad-agad pipindutin. I-confirm nyo muna kung ano yun, ha? Kasi mamaya, pag bigyan lubas yung paan nito, pag pinindut nyo yung link na yun. O kaya yung mukha ni Jotaro. Yari ka, ako magsabi sa'yo, jebaited. Kung natatandaan nyo yung aksidente sa jeep, ito yung nakakalungkot na ang daming binalo talaga ng takot yung mga tao dito dahil yun. I think yung driver nito is nalulong sa droga? O lasing. Wala ko ano yung full context pero ayoko mag-jump agad sa conclusion pero
pagkatanong ko yun eh. At syempre, hindi mawawala to. Ito yung pinakamatinding cyberpunk na nakita natin sa buong buhay ko eh. Isa to sa pinakamatinding cyberpunk na nakita ko sa buong buhay ko. Basang basa talaga yun nilabas nitong hype na to. Oh my god, condolence pala dito sa pamilya nito. Just me. Kaya sa inyo, wag niyo nang i-rewatch to kasi promise ko sa inyo ma-request niyo yung buhay niyo kung bakit pinanood to. Ang magsabi sa inyo. Sigurado nakita niyo to. Ito yung naman inaayos na sa tumama sa ano. Ito kasi, bakit pa kasi gagawa ng kanta? Kasi gusto namin kasi, ito ha. Bakit pa kailangan gumawa ng kanta? Ano, isang dagat ba yun? O sanday? Nakalimutan ko yung title kasi hindi ko pinapanood. Kasi alam kong hindi magandang kakalabasan. And dahil doon, ito na tayo ngayon. We are now suffering to the cause. Kasi ang kailangan namin ngayon, cooperation mula sa China. Hindi yung paggagawa mismo ng mga tao sa ng kanta ngayon. Kasi may nakita yung bagong video, ang dami daw dislike ng video na yun eh. Anong magagawa nun, di ba? Like, kailangan namin cooperasyon, di ba? Yun yung kailangan natin dito sa mundo nito eh, lalo na sa pandemic na to eh. Siyempre ito, dahil dito, ang dami nagkaroon ng galit sa lalaking to. O, I think bisexual ba? I don't know kung gay din siya. Basta yun. Dahil sa reaction niya sa K-pop group, ayan na, nag-backfire ngayon. Tapos, gumawa siya ng public apology. Pero nangyari naman ay umiyak siya sa camera at ang haba pa ng public apology niya, which is not good. Which is ako, may ginawa rin akong pangat na public apology noon, which is sa deep web ko. And I really wanted to acknowledge that at kaya masalong naging mautak na ako sa paggagawa ng apology video and lalo sa recent issue ko sa culturing bacteria mismo. Natuto na ako at na-acknowledge ko yung ano yung naging backfire nun sa akin. Nakita ko to. Ano nangyari dito, ano eh, yung nag-report si ano rin, tapos bigla siya umubo. Tapos sabi niya, hindi po corona yun. Excuse me po! Really nice, ito yung isang litrato bago magkaroon ng sakuna to. Ay putik, naalala ko to, puts me yun. Ito na nalaman ko lang din kay Pudes, tapos binasa ko talaga siya. YouTube! O revenue ko, oh. Umanaw ka, Jesus. Subalit. Wala na, patay na tayo. So ito yung litrato, bago magkaroon ng sakuna. 18 years old data? O kasing idarang ko rin nata itong estudyante na to. Na nag-suicide dahil sa ano, sobrang dark nitong submission na to ha. Sobrang dark nito. Uy! Nakita ko. Pag ganun yan, umano yung kamay niya. Tapos, pagsara niya ganyan. Pagbaba niya ng kamay niya, bigla siyang umiyak. Oh my god, ayan na naman, di ba nagkaroon na naman submission to? Oh, isang litrato bago magkaroon ng controversy or ng malaking backfire itong nangyari dito. Kumbaga, kung sino yung makakakuha ng pinakamataas na views at the same time, maraming fan or let's say yung fandom, mas marami. Yun yung tinatangkilik ng lahat. I found out dumb na yung mga ganun. Kaya sa channel ko, bihira ako mag-pranks. Hindi bihira rin ako nag-challenges. Mag-challenges man ako, yun talagang may thrill. Hindi yung basta-bastang kailangan mo pang i-script yung ano. Well, okay naman yung scripted na pranks. Pero hindi yung talaga scripted na kaya yung halata talaga na nagbumuka ka na talagang bobo sa ginagawa mo, diba? Pangit sa mga scripted pranks ngayon, talagang halatang halata. Tapos walang sense yung iba, diba? Yun yung nangyayari. 2020 is Prestige's luck year, Peng. Patay tayo dyan, Brad! Patay tayo dyan! Best year and lucky year daw. Somewhere somewhat na disagree ako doon. Mukhang magkakaroon pa ka tayo ng alien invasion this May. Kasi lumabas na yung... Legit daw yung lumabas na clips sa Pentagon. Ito yung sinasabi ko kanina! Okay? Yung sa bat soup na nakita natin. Dahil dito, nagkaroon lalo ng clashing. Tingnan nyo, masalang pumangit tuloy yung cooperation ng China sa atin dahil dito. Dude, we need the cooperation, not the song. We don't need a song. Siyempre, hindi naman nila lahat ha. Okay, meron pa rin ang mga mabubuting mga Chinese. Hindi naman nila lahat yun. Pero tol, when it comes to ganito, hindi talaga appropriate. Hindi naman sa hindi appropriate, but hindi ito yung mandatory na kailangan namin para ma-solve tong pangyayari nito. Tignan nyo, share nyo yung kanta na to. Tignan nyo kung ano meron sa rating niya ngayon. Ako magsabi sa inyo. Anong pangalan ulit itong driver dito?
May sabi si Kao dito. Ako may kita sa comment section. Sana makita ko comment section yung pangalan. Puti. Ayun, Kuya J. Kuya Rodel. Yung pagkano kaya yung pagsabi ng Kuya Rodel dito. As in, ano talaga, yung alam mo pa nagko-commentate talaga sa mga fighting entertainment, sa mga fighting video na ano, Kuya Rodel, parang ganyan yung labas. Alam mo ka mo yung napanood ko tong ano to sa Itbulag. Eh kung ito ba yun yung sa ano, flight attendant. Sir Joey dito, si Joey ba pa? Ano yung pangalan? Si Joey De Leon, tama na, Joey De Leon. Inano niya, ewan ko ito yung flight attendant. If I remember correctly, nag-joke ata to si Joey De Leon dito sa babae na sana masakyan kita. Parang ganun yung ata yung joke niya, parang ganun yung context ng video na to. At ang daming nagalit doon. Lalo na yung sinabi ni, yung inopen ni, or pinag-joke ni Joey De Leon yung about sa depression. Ang daming nagkaroon talaga ng backfire yun, ng backlash talaga. Grabe. Kung mapapansin nyo, grabe talaga yung mga tingin, or sabi natin, mostly ng mga mayayaman, hindi naman, wala naman akong against sa mga mayayaman. Meron mayayaman na mababait, pero mostly kasi ng mga mayayaman, hindi nakakaranas ng mga, ng hirap, ng depression, ganun. Kaya wala silang idea kung ano meron dun. They are not fully understand kung anong gaano kahirap yung sa sitwasyon na magkaroon ng depression, anxiety, or iba pa man. Anyway guys, sana naman ay nag-enjoy kayo dito sa video na ito na kung saan yung tinawag natin na litrato mula sa sandaling bago magsakuna. Yun lang, thank you so much sa panonood. Mag-iingat kayo palagi, and as always, mag-alcohol kayo. Huwag kayong lalabas-labas, mag-mask, at yun nga, stay safe, okay? Muna kung ano-ano pang gawin sa ano, kung hindi naman importante, stay at home. Huwag nang palalain ng COVID dahil dalawa kinakalaban natin dito. COVID at saka stupidity. Okay? Huwag na kayong magaya. Okay? Samantala lumalabas din naman ako. Anyway, yun lang. Thank you so much. Ingat kayo palagi.